哎呀，那我嘿呐 ，ready 个呐 ，ready 呐，刚把工地新干。哦。Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Babalik pa tayo mamaya. Pero this time, palapakan niyo my partner here, Super Becca! Ganda! Makipatay, makipatay. Makipatay, punyeta. Sandali! Hoy! Punyeta! Muntik pa akong mabangok. Hoy, Becca! Bakit? Punyeta ang damit mo. Ang laking foil niyan. Mukhang maraming isasalan dito. Nagbuka akong may roll ball. Punyeta po, ito hirap pamita ng pera. But anyway, I'm gonna sing a song. And of course, gusto kong marinig yung beautiful na palakpakan niyo. Lalabas sa ulit. Parang Araneta Coliseum to, and sikat na singer yung lalabas. Kailangan magkukawala kayo. Palakpakan po na may kasamang hiyawan ang hindi gagawa. Isusumpa ko talaga magkakarap ng sampo. Wala panganay hanggang bunso kamukhang kamukha ko. Tingnan natin kung paliliteen nyo. Kunyeta kayo ah. Na may damay na to. Dali, dali. DJ, can you change the line. If has my performer's a stage, wag yan ganyang ilang pang basketball yan eh. I need a spotlight. Yeah, wag yan. No, it's not that one. No, not that one. The other color. Change the color. Can you turn off? Turn off. All of it. Oh, don't double it. I'm look at avatar yan. Wag yan. Other color. Wag yan ang spaceship. Ayan, gago yung DJ, di ba? Okay, all you have, all I need is the spotlight. Spotlight only, okay? It's not house light, my God, you're getting into my nerves. Not that one. The spotlight, you have the spotlight? No? Anak ng pucha naman ko. Walang budget. Sige. Pusin na natin to. Uy! Okay, paglabas ko, kinaman ang palakpak ha. Ladies and gentlemen, live here at Toronto. Today, a star. Yesterday is superstar. Tomorrow is a superstitious belief. Ladies and gentlemen, live here in Toronto, recovered from the highlands of Nepal. Here is Super Tekla! Kayo rin mamago. Okay. Super Tekla! When you are green, it's not.
Thank you. Pasensya na kayo guys, medyo garal-gal yung boses ko because I'm suffering right now of severe UTI. Yeah, this is upper throat infection. So, napasaya na kayo dito rita. So, nadagdagan ko yung kasiyahan ninyo para mabuo na yung ngiti sa bawat labi ng isa. Kasi yan po siguro yung purpose namin why we travel always sa iba't ibang bansa. And I would like to thank you all guys sa lahat po ng mga OFW kasi nung nakaraang award, nagkaroon po ako ng award na talagang kayo po ang pumili. It's an online voting po. So, this actor comedian na iganawad sa akin. And then, thank you po sa inyong lahat. At ako po ang nag-wagi. And then, salamat po at na-share namin yung gift of laughter. Kasi alam ko ang hirap po ng buhay dito sa ibang bansa. Well, choice nyo yan. So, huwag nyo kaming sisihin. So, nandito po kami para marilit yung lungkot at kunting kasiyahan naman at talagang hindi naman manin. Hello? Sige. Kakanta pa ako ng isa. Si Donita ay nag-request na ng mga song sa inyo, of course. Hey, what? Shoelace? Oh, never mind. Okay, maybe later. Oo nga pala. Ano po yung nakakatawa, ma'am? Di po ako nag-joke. Kaka-offend yung tawa na yun, ha? What's wrong with me? Sige, isa lang na yan, ano, tol, yung mainit na tubig. Salamat. Nagustuhan niyo po? Nagpapasalamat na talaga ako, no? Binigyan ako ng juice ng talento. Kung nagkataong lalaki, talaga ako malamang kriminal ako ngayon. Kung babae na ako, virgin for life. Iwag pa sa mukhang to, parati na pagkakamalan. Kanina lang sa mall, nagkipag-away ako sa isang Russian. Kasi parang diniscriminate niya ako. I'm not looking at you. Basta mga ipikwento namin Donita. Nakakatawa. Parang sa pag ganitong mukha po, para very much suspicious looking. Totoo ba? Tsaka hindi ko na po mayaan sa sarili ko yan kasi mismo sa barangay namin, kahit tulog ako, pag may creaming nagaganap, ako yung napagbibintangan. Kinakatok yung bahay ko. Tekla, nagnakaw ka daw, ha? Tulog ako ka pa. Huwag mong sabihin ka, pati yung kaluluwa ko, nagnanakaw na rin. Ewan ko ba? Kakainis ko mo, pinarapol ko na to, walang gusto ng claim. Binalik ulit sa akin. Sarana ng nanay ko, tunig kay pagtalik ka na sa Diablo. Totoo yan, kasi kinikwento ng nanay ko sa maliit pa ako. Alam mo ba, nak, nung pinanganak kita, sobrang nahirapan ako sa'yo. Muntik ko na ikamatay. Bakit naman, ma? Sampal pa nga ako ng doktor, eh. Talaga, ako. Nung pagpanganak sa'yo, sabi ng doktor, okay, Mrs. Iri, 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 Iri. Paglabas ko, sampal ka. Ha! Mrs. Iri, hindi dumi. Gago yung nanay ko. Pero, nakakatuwa, yung tatay ko, nung pinanganak ako, sabi ng doktor, okay, sino pong tatay nito? Wala, ayaw mag-raise ng hands ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, Dok, ako Dok. O sir, ito na po yung anak niyo. Pagganan sa akin. Sabi ng tatay ko, ha? 9 months, ito lang. Gabi yung tatay. Kamukha ko pa naman. Sabi ng tatay ko, galit na galit yung nanay ko, huwag mo kinagayin si Tekla, Pidrin, hindi mo ba alam na yan yung kayamanan natin? Oh, talaga? Sige, ibaon natin. Pinaon ako ng tatay. Oh, kasi siya kami magkakapatid, ako lang po ang may tsura. Ang takin niya yun? Gusto niyo makita yung walo? Wala, malala. Yung bunso namin, blanco na yung mukha eh. Pinudrawingan na lang kung happy or sad. Sa amin po, walang salitang kapayapaan, ha? Magkatitigan, saksakan agad. Mangarap kami ng ano, kasi wala kami magkakatao, siya kami magkakapatid, eh, ako po yung namumukod kami at ayaw ko talaga sa bundok.
Oo, kasi pag nakakita ko ng bundok, parang boring and hindi ako nabubuhay. Gusto ko makakita ng ilaw, gusto ko makakita ng mga sasakyan, mga something maingay. Yun ang hinikaya ko yung mga kapatid ko. Bro, total pangarap ko to. Gusto niyong sumabay sa pangarap ko, makarating ng Maynila. Sige bro, okay yan. Pangarap namin talaga yung mga bata pa kami. Binigyan kami ng chance na magkaroon ng promo yung barko. Wala pa po yung joke mo. Nakakapi kong kayo titingin sa mukha mo tapos sa tawa. Di ba nakakagago? I love you, Chew. Sige. Sila mami, oh. Hello, mami, lalamig ko kayo, nanay. Kasi mga ganyang edad, hindi na po sanay sa ganitong oras ng gimmick yan. Dapat nasa tumba-tumba na yan. Nadadansilyo, mayan. Ganyan yung lola ko, that's just kung nagtatala. Kayo, ayos yung mga kabataan kayo, ha? Mga ganyan-ganyan kayo. Hindi nyo ba alam nung araw kami? Diyos ko, ang live-live ng nilakad namin para makapag-aral lang. Sinisisi sa atin, eh. Ba't kasalanan pa namin doon kayo nag-indrol? Nanay, ilang taon na ako kayo, nanay? How old are you? 99? Oh my God, pero... Kerry pa po, okay naman po. Active pa po yung sex life ni mami. Si daddy po, nasaan? Namimiss niyo po? Gusto niyo po, gawan ko ng paraan. Alam mo, mami, you reminds me of my lola. My lola is 85 years old. Pero active pa rin ang sex life niya. Oo, kasi mga ganyang edad, huwag niyong papayahin sex life niyong ganyan. Dapat active pa rin yan. Like sa lola ko, talagang in-encourage niya yung lolo ko pagdating sa ano. Talagang nasa sa inyo naman yung mga babae kung paano niyo i-seduce yung partner niyo. Yung lola ko, maparaan niyo. Pag galing ng ano, galing ng sabong yung lolo ko, nasa pinto ko, ganyan ka, ganyan. Tonyo, wala na akong panty. Sabi ng lolo ko, hindi mo mimil ka. Nainis ko, sabi ko, lola, huwag naman ganyan. Minsan, gusto mong maging seductive ka lahat. Ganyan. Ah, talaga po, o sige, ang ginawa ng nanay talagang nag-hubot-hubad. Pagdating ng lolo, nakaganon ka agad sa kama. Tonyo, wala na akong damit. Wala na akong suot na damit. Sabi ng lolo ko, gusot lang yung suot mo eh. Tapos gabi active yun, just talagang yung lolo ko tinuturuan niya ng mga paraan na ano. Na, sino ba mga may edad na dito? Yung may mga problema po sa pakikipagtalik. Si daddy, matanong ko lang si daddy, medyo may ano. Daddy, yung may camera po. Medyo curious lang ako. Dati sa ganyang edad po, active pa po yung sex life niyo. Active pa? Wow. Kasi huwag po kayong gumamit ng mga kung ano-ano, like mga Viagra. Viagra, guys, is not safe. Kasi, oh, even the robots, hindi po siya safe, sir. Totoo, kasi you have to consult the doctor kung tatanggapin po ang sex life niya. Oo. May kapitbahay kami ganyan. Oh, matanong daw. Imalibo. Diyos ko, Viagra ng Viagra dati. Pag inom ng Viagra, ayaw pang tumayo, Viagra ulit. Ayaw pa rin tumayo, may inipin. Sa dalawang oras, nakawalong Viagra. Ayun, sinugod sa ospital. Patay. Viagra overdose. Kawawa yung bangkay, hindi mailibin. Kasi, kung saan namatay, doon yung epekto. Hindi may isa kayong kabaho. Oo. Ang pinaka-safe po yung mga herbal po, daddy. Totoo. Mayroong discovery ngayon herbal na sobrang effective po yung katas po ng dahon ng makahiya. Pero ito, didiktikin nyo po yon. Isang kutsara ng pagkainom, ayaw ka agad. Ang side effect, pag nasanggi, titiklop din po. So kailangan pag-inom po, daddy, huwag po kayong clumsy. Oh! Picturean nyo pa agad.
Para pagdating natin, ayan siya kanina, o sayang hindi mo naabutan. Mapulang-pulang pa naman.